Yo, what's up mga do? Ito naman tayo sa panibagong video. So, ang gagawin natin ngayon ay XRM na dual sports or yung may clutch. Ano? So, gagawin natin, papalitan natin siya ng bore 57mm. Which is ito yun, Pete's Bike. So, to make it clear lang, hindi kami sponsor ni Pete's Bike. So, ito lang yung binibenta namin. Kasi available sa market ay yan lang. So, ito yung cam natin, Pete's Bike din, 6.8 ang leaf. So, natanggal na natin to, na overhaul. Valve spring na Pete's Bike. Manifold na Pete's Bike, so all the way Pete's Bike tayo. Piston kit na Pete's Bike. So, ito lang yung magiging problema mo pag Pete's Bike yung gagamitin mong bore. Medyo malaki yung outer diameter. So, yung outer diameter niya 59.7. So, dito nasa 59 eksakto lang ata. Pero ito sa case na to, na overhaul na namin to. Since 11 years na yung motor, pinalitan na rin namin ng rod. So, kasi medyo may tama na yung rod niya. Ah, itong rod, Zoy. Yung gamit. So, ito yung patunay na sira na yung rod. So, imagine mo sa 11 years. So, pag diniretso mo, ikabit lang tong bore kit mo, hindi mo chinek yung connecting rod, may tama na pala siya dito. So, kinakailangan i-check mo rin yan kasi masisira lang yung bore kit mo pag hindi ka nagpalit ng bagong rod. So, ganun talaga, gagastos ka talaga. Yung ginamit natin na crankshaft bearing ay Pete's Bike rin. So, Pete's Bike all the way si Sir. And nabawasan na rin natin to. Yung clearance niya dito ay, ano na, 61.2 na siya. Yan, medyo pangit lang yung pagkabawas. Minasin ko na to, medyo hindi matalim yung bala natin. Pero pwede na. Ito na yung head natin. Porting ko na rin to. Basic lang yung port natin. And stock valve yung ginamit din. Exhaust, ayan. Basic na basic lang din. Porting skills. Before that, subscribe ka muna. Click the notification bell and palike na rin. So, nagpalit na rin tayo ng bagong valve seal. Uunahin muna natin to. Valve spring. 6 turns yung ginamit natin and may secondary spring siya. And pag high lift nga pala yung mga cam nyo, babawasan nyo rin dito yung retainers. Nabawasan ko na rin to. So ito na yung cam natin, 6.8 yung leaf. And kinakailangan nyo rin iikot nyo rito free wheel. So pag wala siyang sabit, pwede na diretso. Kasi minsan may mga cam na medyo matataba and bumabangga siya rito. So hindi na free wheel yung makina mo. So sa case na to, pwede na siya. So ito na, nakabit na natin yung cam tsaka sa rocker arm. Pwede mo na siyang ikutin. So iniikot ko to kasi gusto kong malaman kung may bangga ba siya or free wheel ba. So ito yung scavenging time niya. So wala naman ako na feel na bangga. So ready na to.
Beats bike adjustable timing gear. So tapos ko na to i-timing. Sarado na lang lahat. So, tignan natin kung ano magiging under niya. Surprise, surprise. So ito na, sinasarado na ni RVK Hans yung gilid. So ready na ikabit yung makina natin. Andarin na natin siya. One click. One click. So ito basically, ito lang yung malaki. Ito stock. So naka big elbow lang tayo, which is hindi siya mabuti para sa makina kasi para pinipigilan siya, lumabas lahat yung exhaust gas. So ito, andito na to. Advice lang natin si sir, magpakalkal natin yung oil. Ayun, may oil. Lakas. Ayun yung carb. Oko yung ginamit natin, replika ng Oso. Shout out Boss Poy Poy ng Bangkalan. So umandar na siya and medyo maingay yung plunger nung Oko na carb, pero budget meal naman siya, wala tayong magagawa. And medyo maingay rin yung cam natin, pero normal lang yun sa degree nung cam na to. So ikabit na tong clutch, soy. Papatakboy natin to mamaya. Bong, putris lang, tao dong. Wala, wala man nakatao, Joy. Ito na mga boss. Ito na yung motor. Yan. Road test na natin, testingin na natin siya ngayon. Eh, nagkapalit pa rin pala kami ng ano, C5 na ignition coil. Para mapalakas medyo konti yung kuryente. Testing ko na. Mukha natin i-birit.
ilalagay pa sa motor na to. Kaso, yun nga, nagre-relay lang din tayo sa budget ng mga may-ari. And yung clutch damper nga pala, medyo maingay. So, napalitan natin ang lining tsaka clutch spring, pero yung damper niya, malaki na pala yung play. So, kinakailangan to yung paggawa. So, papalitan na lang. So, in total, yung setup natin, very good naman. Buka natin doon sa may bandang paakyat. Dito banda sa paakyat. So, nag-wheelie siya. Tignan nyo ah. Medyo malakas yung motor mga boss. In total, good yung pagka-set natin and may mga konting aayusin lang. Clutch damper and yung pipe. Pero feel na feel ko, marakas yung motor. Taxi DI pa to mga boss, Taxi DI. Mabilis siya ang pakyatin, paangatin. Buka natin ulit. Paangat talaga siya. So hanggang dito na lang yung video natin and sana hindi kayo magsawang sumuporta sa Team CGS B-Man. Be good to each other, mga guys. Love you all. I got the profit up.